sa palengke, sobrang hirap, lalo na sa bagsakan ng gulay sa kalakalan. Sa bagsakan, unahan ng pagkuha ng gulay eh. So, andun yung nakikipagsiksikan ako. Malimit ako nakakakuha ng gulay sa jeep. Habang nananakbo yung jeep, kailangan kong mabilis, sasabit ako, titingnan ko kung meron ba yung kukunin kong gulay. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na ganun yung ginagawa ko, na talagang hihigit ako, bubuhat ako ng ng gulay. Parang hindi ko naman alam kung ang gulay ay mabibili lahat. Nakikita ko kasi yung hirap mo sa pagbabuy and sell ng gulay, kaya kahit pagod ako sa trabaho, sinasamahan kita. Alam mo, Babde, minsan, yung bang ayan na yung maniningil, kasi biglang nagkautang eh. Dahil malaki yung kalakalan, nakakapagtago ako doon. Alam ko yung oras ng punta ng maniningil, which is hindi mo alam yun, yung nangyayari sa akin noon. Kaya lang, gusto ko kahit papano may uuwi akong pera. At syempre, yung sahod mo naman, kinsenas katapusan. Actually, ayoko na talagang mangutang eh. Kaya lang, yung one time na eto na, may pwesto na naman, biglang nangyari na nanakawan ako ng halos pinagbentahan ko ng maghapon. 100 ang kilo ko nga, kikiluhin ko na lang. Ay, sa kamatis, 50 lang yung kilo. Yan. 40 lang. Wala ka bang bariyan? Laki naman ng mo. Naku, wala po. Ito lang. Saglit. Gusto na ka ba nakitang bag dito? Pinipigilan ko na yung sarili ko na mangutang uli. Kaya lang, no choice eh. Ayoko namang humingi ng puhunan sa'yo. Kailangan kong isalba. Kailangan kong magpatuloy. So, may nag-alok sa akin na Bombay na umutang. Kuya! Kuya! Tarinti ko saglit. Di ba lagi mo akong inaalok kada dadaan ka? Pwede ba akong mangutang ngayon? Sige po, wala pong problema. Bali po, ang personal namin ay 10K. Ah, 10K lang? Yeah, di ba di ba pwedeng dagdagan kahit mga 30? Malaki naman tong tindahan. Wala naman nung problema sa 30. Basta nasa sa inyo po kung kaya nyo hulugan. Pikit mata na umutang uli ako. 1 year pa lang, inire-renew ko na yung loan ko sa company para lang may mga ipuhunan sa pwesto namin sa palengke. Ang dami ko ng utang sa company, tapos nabalitaan ko na ang dami pa rin namin utang sa palengke. Halos talagang hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Halos nasa trabaho ako, ang isip ko kung paano mababayaran lahat yung utang, talagang hindi na minsan makapokus ako sa trabaho dahil saka isip sa utang. Nung minsan lumuwas ka, parang yung kinukwento mo na, alam mo yung biglang tumugo yung ilong mo, tapos sabi ng taxi driver ko, dadali ka sa hospital. So parang, alam mo yun, yung parang kinukurot yung puso ko na ako ba yung may kasalanan ng lahat? Ang intention ko lang naman, makatulong sa family natin. Kasi nakikita ko yung hirap talaga yung nagsasakripisyo yung mga anak natin. Parang okay lang sana kung tayo yung nagtitiis. Kaya lang yung nakikita ko yung tatlo nating anak, nagtitiis din eh, nahihirapan din.
So, kailangan kong magpatuloy kahit ayoko na. Kasi nagbabakasakali. Alam mo yung hindi mo nakikita yung nangyayari sa akin na ito na yung maniningil, alam ko yung oras ng dating nila. So, ang ginagawa ko, wag lang makapaghulog, sinasarahan ko yung pwesto natin. Sel, pag dumating sa inyo yung tumbay, sabi mo wala ako ha! Naku po, sarado na naman. Bukas lang to kanina. Patay na no, wala na namang hulog to. May message lang ako pag nakaalis na. Bubuksan ko na uli siya. So, napapaisip ako kung kailangan ko na bang isara to. Ang kinatatakot ko naman, yung bang pag sinara siya, pupunta sa bahay yung mga maniningil. Galing dito yung bako. Maniningil na naman. Ano naman yung utang na yun? Ginamit ko nga ang pampuhunan at baka tutubo kahit papano. Oh, wala nang katapusan yung utang na yun eh. So, ang hirap ng ano, kaya lang, mas takot ako dun sa sinabi mo eh. Hindi. Alam ka pa bang pwedeng mahiraman? Ah, alin mo naman. Meron kasi akong babayaran bukas eh. Wala na akong hawak dito. Ah, yun ang nga sinasabi ko sa iyo eh. Sabi na sarado mo na yung tindangan yan. Kung hindi mo sasarado yan, talagang mag-aaway na tayo, biwalay na tayo. Ganun yung nangyari, kaya nga nung sinabi mo na isara na yan, parang mas gusto ko nang makinig sa'yo ngayon, isara na lang siya. Yan, sarado na yung pwesto natin. Anong gagawin ko ngayon? Sa bahay ka na lang. Mas gusto na lang yung mga bata. Yun na nga, nagsarado na yung tindahan. Sinabi ko sa kanya na manahimik na lang siya sa bahay, takot ang bahala sa lahat. Pero hindi ko alam na nag-a-apply pala siya sa company. Sinabi lang niya sa akin noong tanggap na siya. Ayun, dahil matigas nga yung ulo ko, hindi ako sanay kasi ng yung wala akong ginagawa at yung asa ko kay mister or sa asawa. So, nasa bahay ako, isip ako ng isip, parang gulong-gulo yung isip ko hanggang sa naisipan ko mag-apply. So, hindi niya alam na nag-a-apply ako. So, pag-uwi ko, nahingi na lang ako sa kanya ng pera. Sabi ko sa kanya, de, pingi akong 500. Sabi niya sa akin, aanin mo yung 500. Mag-medical ako, tanggap na ako sa trabaho. So, siya naman, napaka-supportive niya. Hindi na siya, wala na siyang magagawa. So, after 4 months, okay naman. Ito na, excited ako. Yung ibang kasamahan ko, regular, nung pinatawag ako sa taas, tandang-tanda ako, may pinapipil upan sa akin eh. Nakalagay doon, end of contract. So sabi ko, uwi ako sa amin. Yung para akong bata, susumbong ako sa asawa ko. Hindi. Wala na akong trabaho. Anong nangyari? Akala ko mare-regular ako dun eh. Isa ako sa natanggal. Yung mga kasamahan ko eh, na-regular. Ako lang yung pinapirma na end of contract. Okay lang. Hindi naman sila nawalan eh. Kaya natin ka. Nagbago yung lahat. Simula nung kinausap ako ng pinsang ko, si Upline Pinky. So, grabe yung buhay na ibinigay sa amin ngayon. Kahit wala na yung pinsan ko, Upline Pinky, sobrang nagpapasalamat kami sa inyo. Si Pinky, tandang-tanda ako, napagod siya, nahirapan siya ng pag-aalok sa akin. Parang inabot ng 5 months bago ako napa-oo. So yun, nag-member ako. Ngayon, ang problema ko, paano ako uuwi sa bahay? May dala akong box. May dala akong iFern. Makikita ng asawa ko. O, ano na naman yan? Ah, ito kay Pinky to.
pinatitinda sa akin, hindi kung mabili, hindi okay. Pagka hindi, babalik ko sa kanya. So one time, umuwi ako ng gabi, nakita ko na lang, sarado yung pinto, patay na yung ilaw. Yan. So katok ako ng katok, ayaw niya akong papasukin. So tinawagan ko yung anak ko, yun. Nakapasok ako, kaya lang, hindi ako makapasok sa kwarto namin. So tulog ako doon sa labas sa mga anak ko. Isip ako ng isip ng paraan, paano ba itong asawa ko na hindi magagalit or itong negative kong asawa mati-turns into positive. So ang gawa ko, bahala na, uutang uli ako. Ipamember ko uli yung asawa ko. O ipamember ko yung asawa ko baka sakaling maintindihan niya yung ginagawa ko. Nung i-member ko siya sa iFern, kala ko hindi niya malalaman na member siya. Ano itong na-receive kong itong text kay iFern? Sabi ko sa kanya, De, upo ka muna, usap tayo. Ganto kasi yon, tanda mo ganung nakita mo kung may dalang box yung galing kay Pinky. Sabi ko, ipinatitinda. Oh, ano ngayon? Eh, nag-member kasi ako. Ngayon, minember din kita. Yung wino-workout ko, kaya may nare-receive ka ng text. Eh, sabi ko, kahit di mo na ako tulungan, basta suportahan mo lang ako. Yung bang pagdarating ka, hindi ka nakasimango. Bahala ka dyan. Hindi ka susuportahan dyan. Matigas ang ulo mo. Pero mas pinili kong magpatuloy, mas pinili kong magderecho na grabe yung sipag, grabe yung pagod. Pero grabe, no? Kasi nung gawin ko yung iFern, kumita ako, kumita kami. Nakumita yung asawa ko, 7,000 cheque, akin 3,000. Iniyakan ko siya. Kasi inutang ko na yan eh. Inutang ko na yan sa tao. Pinawala na ako ng tao. Inutang ko na yan sa Bombay. Pero dito kay iFern, alam mo yung cheque, papapalitan mo na lang pera. Tapos pandagdag sa gastos. Sabi ko, totoo ang iFern. May pera sa iFern. So nagdire-diretso kami, nagdire-diretso na yung asawa kong negative, parang nakikita ko sumusuporta na. Sinasamahan ako pagka naglalatag ako or pag may pinupuntahan. Kasi nakikita niya ginagabi na ako ng uwi. At nakikita niya na nakakatulong yung ini-income namin sa iFern. So nagdire-diretso lang ako, nagulat ako na kumikita kami 10,000, 20,000, 30,000. Sabi ko, grabe, may natatabi na ako. Malaking tulong kasi nakakahawak lang kami ng ganung pera pag loan sa company. Isang gabi, nagkwento siya sa akin na sa antok niya, muntik na siyang mahulog sa tricycle. Ba't ang nangyari? Eh, alam mo naman, nakakapagod maglatag. Eh, antukin ako. Napapagayon ako. Nang magitla ako, ay muntik na ako mahulog sa tricycle. Ano ba? Kailangan ko na ba mag-resign? Inaantay ko lang na mag 20 years ako sa WKK bago mag-resign. 10 months na lang ang inaantay ko para makuha ko yung 1 million na separation ko. Pero hindi ko na inantay siya na makumpleto yung 20 years. Nag-resign na ako. Halos ang nawala sa akin is 600,000. Pero kay iFern, simula nung ako yung nag-resign, nakuha lang namin siya ng almost 2 months. Kaya hindi ako nagsisisi na mag-resign sa YKK at mag-full-time kay iFern. Dahil sobra talaga ang blessing na ibinibigay ni iFern na hindi ko naranasan sa 20 years ko sa company. Kaya laking pasasalamat namin talaga na nakilala namin si iFern na kaming mag-asawa. Talagang sobra-sobra ang ibinibigay. Grabe, no?
nakakagulat yung nangyari na ako, sa sarili ko, na tuwan-tuwa akong makita na eto na, may sarili na tayong sasakyan, tapos nakita ko na ikaw yung nagda-drive. Di ba, pangarap din naman natin magkaroon ng sasakyan, kaya lang second hand, pang negosyo. Di ba? Pero ngayon, yung makita ka na ikaw yung nagda-drive ng sarili nating sasakyan, sobrang grabe. Tapos hindi lang yun, no? Tanda-tanda mo, no? Yung liit ng bahay natin, dati, nakala ko maganda na yung bahay natin. Yung pala, more than that pa. Ito yung bahay natin na grabe, grabe yung laki. Grabe yung laki ngayon, no? So, nakakagulat hanggang ngayon, parang minsan tinatapik pa kita. Pakitapik mo nga ako kung totoo ba to or nananaginip lang ako. Kasi talagang hindi natin ini-expect na makakapagpatayo tayo ng gartong kalaking bahay. Ang sarap sa pakiramdam na eto na kami ngayon, eto na tayo ngayon, na wala nang pwedeng manliit sa atin. So, ang sarap na nabayaran natin yung mga utang, tapos ito yung buhay natin ngayon, magkasama natin ginagawa si Ifern, at parehas natin nakukuha yung gusto natin. Mas excited ako kasi ito na, ilalabas na, kukunin na natin yung ating bagong sasakyan. Andito kami ngayon sa BMW Green Hills para kuhanin ang aming bagong BMW. Yes. Tara, sama kayo. Bebiruin nyo itong BMW luxury car. Isang taon lang meron na kaming ganito. Mapapagrabe ka na lang. Kasi magkano ba to? 3.2 million lang naman po. Yan, iuuwi na namin ang aming bagong BMW. Bye-bye! Kaya sobrang nagpapasalamat kami. Una, kay Pinky, kung nasaan ka man ngayon. Sobra-sobra yung pasasalamat namin kasi wala kami ngayon. Wala kami ng gantong buhay. Hindi dahil sa kanya. Kung hindi mo kami kinulit, kung hindi mo pinakilala yung Ifern sa amin. And of course, thank you, Ifern. Thank you, Sir Tom. Grabe yung vision and mission mo sa company na isa pala kami sa ganito yung magiging buhay dito kay Ifern. So sobrang salamat, Ifern, Sir Tom, Madam Kim, na buhay na binigay mo sa amin ngayon. At kami po nangangako kasi sabi mo nga, ambition and mission mo, sharing prosperity, na hindi natatapos sa amin lang to. Na darating yung time or ngayon gagawin namin, i-share sa kapwa namin, sa maraming tao, yung buhay, yung pagbabago na nangyari sa amin.